الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، ayon sa libro ni Imam Dhahabi rahimahullahu ta'ala, si ayon sa kanyang tarjuman na si Abu Muslim Al-Khawlami rahimahullah, nararapat sa atin sa bawat mga mananampalataya na magkaroon siya ng husnul dhan bi rabbihi. Meron tayong mabuting paghihinala sa ating Panginoon. Alamin natin na ang Panginoon ay ganap na mapagpatawad. Kahit na ang isang tao ay makasalanan, ang pintuan ng kapatawaran ng Panginoon ay bukas para sa iyo. Alamin mo na ang Panginoon, siya ang Razik. Siya ang nagbibigay ng iyong pang-araw-araw, kabuhayan, at iba pa. Ayon sa libro ni Imam Dhahabi, nabanggit niya na si Abu Muslim Al-Khawlami rahimahullah, isang araw, ang kanyang asawa ay nakaramdam ng gutom. Ninais niyang gumawa ng khubs, ng tinapay. Sinabi niya sa kanyang asawa na si Abu Muslim, meron pa bang natira na pera para makabili ako ng arena, ng flour, para makabili ako sa labas at makagawa ka ng khubs, ng tinapay na kakainin natin. Sinabi ng kanyang misis, sinabi ng kanyang asawa, meron pa tayong natirang 1 dinar. Kaya naman ito ay binigay ng kanyang misis kay Abu Muslim. Si Abu Muslim, nagdala siya ng isang plastic para doon ilagay. Ito ay pagpapaliwanag sa katauhan ni Abu Muslim Al-Khawlami sa libro ni Imam Dhahabi, rahimahullah. Naglakad si Abu Muslim Al-Khawlami para bumili ng harina, para makagawa ang kanyang misis ng tinapay. Sa gitna ng kanyang paglalakad, papunta sa tindahan upang bumili, nakasalubong siya ng isang taong manglilimos. Tandaan natin, 1 dinar lang pera niya. Merong manlilimos. Isang miskin, isang pobre. Tagabundok, malayong lugar. Nakaramdam rin ng gutom yung batang yon. Kaya naman ito ay nanglimos, nang hingi kay Abu Muslim. Si Abu Muslim walang ginawa kundi inabot niya yung kung ano yung nasa kanya. Wala nang natira sa kanya. So si Abu Muslim, dumaan siya sa mga kahoyan, nakakita siya ng kahoy, nilagay niya na lang doon sa plastic, gamitin para panggatong kung saan magluluto doon yung asawa niya. Doon ay yung kahoy na yon, yun ang nilagay niya sa plastic at yun na lang ang dinala niya pauwi sa bahay. Noong nilagay niya yon sa may bahay, fatanaha kalilan ila ghurfatin ukhra, si Abu Muslim ay pumaroon sa may kabilang kwarto, yang tadir qadar Allah. Hinihintay niya kung ano yung kadar, kung ano yung ilalaan sa kanya ng Panginoon. Hinihintay niya. Kasi alam niya, kahoy lang nadala niya, wala siyang nadalang harina. At yung kanyang misis, lumapit sa kanya na mayroon ng dalang khubs. Mayroon ng dalang tinapay. Sinabi ni Abu Muslim Al-Khawlami, Subhanallah, min ayna laki hadha? Sabi niya, Subhanallah, luwalhati sa Panginoon. Paano ka nagkaroon ng khubs? Sinabi ng kanyang asawa, Subhanallah. Sabi niya, luwalhati rin sa Panginoon. Ito yung dala mo. Harina. So, ito yung isa sa mga nararapat sa atin. Magkaroon tayo, mga magulang, mga kapatid ng mabuting paghihinala sa Panginoon. Hindi nangangahulugan na gayahin natin yung ganong senaryo, kagaya kay Abu Muslim. Pero yung tiwala mo, yung yakin mo, yung katiyakan mo sa Panginoon na siya ang Razik, siya ang magbibigay sa'yo ng mga biyaya, lahat-lahat ng mga blessing. Tandaan natin, mga magulang, mga kapatid, hinding-hindi tayo mazizero. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.